George Marino, Sir Vince, meron ka ba kakilala na dating seaman sa Pinas at gusto sumakay sa barko dito sa US? O ito na guys, mga seaman dyan. Kung meron akong mga viewers sa seaman, panoorin, basahin natin. Dati akong seaman sa Pinas at US merchant marine dito for 5 years. Willing to help sa processing ng documents at pati sa employment. Baka makatulong lang sa kapwa seaman. Dito lang ako sa Northwest Suburb. Uy, taga Illinois ka din. So guys, kung meron man mga seaman dito na viewer, alam ko meron akong viewer na seaman eh. Sana mga collab mo si Pambansang Kolokoy. I say, grabe na kaya, idol yun, siyempre. Ibang level na yun eh. I'm sure it will help your channel grow more and pareho kayong witty. Uy, salamat naman, witty pala ako! Hello guys! Tara. Today, wala lang, lakad-lakad tayo dahil maganda ang araw, isasama ko ba yung kita nyo ba? Ayan, so ito ang aming neighborhood. Gusto namin maglakad kasi ngayon lang din naman maganda ng ulan, maganda ang panahon. Diba, ayan, parang ano, alugbati. Alugbati, parang ano siya. Is, oh, bakit nga ganun? Patas-patay. Ay, baka ano? Ah, namatay na. Pinatay na nila. So, mga naman. Tila pinatay. Ayan, tapos ganyan. Naglagay na sila ng mga puno. Diba? Ang ganda. So, ayan. Ah, yan yung... ano ba yun? Ayan yung fence. Yung fence na ayaw mo, diba? Hindi mo naalam. Wala namang number ng bahay. Hindi, baka mamaya. Ma-offense mo. May fence. Ay, oo nga. Hindi, sorry naman. Ang gusto ko lang sabihin guys is, hindi yan yung, ano namin, bet. Yun na lang. Ay, ganyan yung gusto naming fails. Yung puti. Ay, gusto na kayo pa. Ano ka? Ayoko nga. Saan? Yung pula? Eh, bakit ito? Eh, ba't parang pares lang sila? Kataya mo? Pares lang. Okay. This is the kapitbahays. Diba? Saan ba tayo pupunta? O kaya ganyan. Pwede nyo ganyan. Ayun din yun eh. Hindi ah. Yung kanina walang butas. Meron maliit lang. Hindi ah. Ayun. O di ganyan din. Baka mas mura yan. Kasi kulang-kulang ng kahoy. Ayan. Eh, sa kanya mababa lang daw. Siguro ganito yung sinasabi niya, yung sa kapitbahay natin. Yung... Ah, yung feel. Oo, oh, sabi niya, para lang sa aso. Ha? Huh? Ganyan yung may iba, ano? Bricks. Wait lang. Nakikiramdam na nga eh. Lapitan mo. Sige, para lumipad. Lapitan mo. Ay, busog. Joke. Ang ganda nga, gusto ko yung ganyan eh, may pa-harang talaga. Tapos parang... Hello guys! Hindi ko alam na putol yung video kanina eh. Or kanina ba? Wait lang, lasing eh. No? Ginom na tayo, today is Friday night. Para tayong bisita. As always, Jess. Hello guys! Yan, huwag tayo mag-inom. It's Friday. Ano ito? Okay lang muna. Welcome to the bar! Practice, practice! Parang sa tindahan lang eh, no? Oh? Effective? Parang sa tindahan lang eh. Niloloko niyo ako sa $130 eh. So ayun na nga guys, sorry putol-putol yung video pero anyway, magsagutan na tayo. If ngayon ka lang nabisita dito sa channel na to, my name is Vince. I'm a Filipino YouTuber here in the US. So yun nga, gumagawa ako ng mga iba't ibang videos about my life here in... So huwag nating patagalin pa. Game! Timothy Amon Villegas first! LOL! Don't mind my comment early! Well, dead clown. Okay pa talaga maglinis si Rumba?
parang duda ako eh. So, nung una, duda rin ako bago namin bilhin yun. Pero nung nandito naman na siya, okay naman, sinusuyod talaga niya. Kunyari, di ba, ayan, gaganyan siya. Tapos talaga susuyurin niya unti-unti bawat sulok ng bahay. Pero meron ding limitation siyempre. Makikita mo sa app, minsan merong lubak. Lubak yun. Kapag mataas yung rug, for example, sasabihin niya, cliff. Parang in danger, parang ganun. So, yun yung mga limitation niya. Pero overall, masaya naman kami dun sa Rumba kasi nabawasan kami ng gagawin, gaya nga, di ba? Dito, sobrang fast pace ng buhay dito sa Amerika. So, kailangan dito mabilis, kumilos. Isa na dun yung hindi na kami mag-vacuum kasi nga meron ng gagawa para sa amin, which is si Rumba nga. Next is Timothy Amon Villegas. Ang ganda ng point mo pagdating sa bahay, Kuya Vince. Ngayon ko lang naisip yun. Priority ko kasi talaga sa house malapit sa work. Para lakad na lang, pero since may anak na kami, dapat comfortable talaga sa house at safe. Kung malayo, may sakya naman if ever. Tama. So yun yung takeaway ko guys. Nasa sa inyo pa rin yan syempre. Pero ako, yung takeaway ko is, dapat hindi kayo yung mag-a-adjust sa work nyo. At kung saan kayo nakatira. Dapat at the end of the day, comfortable kayo kung saan kayo nakatira. Ganyan. Kasi diba, syempre, masarap umuwi sa bahay na gusto mo, syempre. Yung parang, kumbaga, tinatawag na dream home. Yan. Pero maganda rin yung point na malapit ka sa work, syempre. Pero malapit nga bahay mo sa work, pero ang toxic mo naman, diba? So, mas okay pa rin yung talagang comfortable ka. Next is Harold Badwa. Wow, sarap naman. Sana all. Thank you for brightening my world. Haha. Stay safe. God bless. Thank you so much, Harold Badwa. So, yun nga kung bakit ako nandito, guys. Para ma-inspire kayo. If meron kayong mga katanungan. Kasi ako dumaan din ako sa punto na ganyan. Marami akong katanungan dati. Bago ako umalis ng Pilipinas. Paano ba ako makapunta dito sa Amerika? Paano ako makikihalubilo? Yung mga ganun. So, ngayon nandito na ako. Para sa inyo, magtanong lang kayo kasi in a way, natutulungan ko kayo at natutulungan nyo rin yung channel ko na mag-grow. Hi, it's me. Ang aga ng vlog, yan ganyan nga dapat. Yup, seryoso, F4 category tawag doon. So, yung family base nga na petition guys, yung sa mga sibling, F4 daw. Oo, malay mo naman, makadalaw ka uli sakali kahit sa Golden Gate Bridge lang tayo meet. Waiting pa kasi ko ng interview skid from US Embassy at the moment. Init na nga ako. So, hi, it's me, patience is a virtue, darating din yan. So, at least interview na lang yung hinihintay mo, diba? Pray lang, darating ka rin dito. Kitakit sa Golden Gate, Golden Gate Bridge, San Francisco. Kim Crisostomo, araw-araw mo na upload pre para may napapanood habang nagtatrabaho. God bless ulit. Yon. Kung kaya lang araw-araw talaga promise. Kung medyo ano, okay na yung kinikita dito sa YouTube na joke lang. Siguro kung marami-rami yung views, malaki-laki yung kikita yun syempre. Yun, kaya ko na sigurong mag-araw-araw. Pero yun nga, sana appreciate nyo kahit medyo pa isa-isa yung videos natin or 2 videos a week. Hanggat sa mga kaya natin, bilang alam nyo nga, pinakaya ng powers ko na mag-upload as much as I can. So, sana talaga everyday, sana kayanin. Ilang beses ko sinabi sana. Ito, sagot pa siya. Labo ng 0 views. Ang dami mo ng suki. Madadagdagan pa yan. More power. Next thing you know, maabutan mo na si Ray sa subs. Uy, grabe kay Ray. Pero sana yun nga. Siyempre, idol natin yung sa Ryza Kontawi. Yun. Salamat, classmate Kim. Cricket, ayan. Nagutom ako sa egg sandwich. And tama ka po sa sinabi nyo about sa house and work. Lagi rin sinasabi ng husband ko na kahit magbahay or tumira kami ng mga 30 to 40 minutes or kahit pa 1 hour away sa work, okay lang kasi your car will serve its purpose. Naks yun. Very well said. Basta you are on a safe and good area, keber lang na mag-drive to work ng medyo mahaba ang travel time. True, 100%. Tama ka at wala ka nang itatama pa. Parang galing mga relay niya ni Idol Rap, di ba? Thank you po sa pagsagot lagi sa comments and questions ko. More videos, serve and stay safe. Maraming salamat din, Cricket Aya, for always commenting sa mga videos at sa pagsuporta. I really appreciate it. Next is John Dale Dimayuga. Good day po, Sir Vince. New vlog po ulit. Hehe. I always support you po. Maraming salamat, John Dale Dimayuga. By the way, may tanong po ako. Kapag halimbawa po ba may employer na po kami dyan na nag-sponsor ng visa, ay pwede po itiretso pagpapa-American citizen na po kami agad? Thank you po. To answer your question, no. Kung ipipetisyon ka ng employer, magiging ano ka muna? Tawag dito, immigrant. Permanent resident. So, kapag permanent resident ka, via employment-based immigration nga petition, kailangan mo muna magstay ng 5 years dito sa Amerika bago ka makapag-apply ng American citizenship. Yun yung parang pinaka
gist nun. Ayaw pa i-answer your question, Chandel. Emiliano Haran Jr., province, ano ang visa na madaling makapunta dyan sa Amerika, maliban sa K-1 fiancé visa? When you say madaling makapunta, ano ba, dito tumira or makapunta lang? Kasi kung yung gusto mo talagang madaling makapunta dito, tourist visa. Pero siyempre, lahat naman ng kahit anong visa, wala naman kasiguraduhan yun eh. Pwede kang ma-approve, pwede kang ma-deny. Pero to answer your question, madaling makapunta dito sa States is tourist visa, other than yung fiancé visa. Pero kung gusto mo tumira dito, pinakamadali is maliban sa K-1 fiancé visa. Piling ko sa yun na kasi talaga yung pinakamabilis. Yung iba matagal na, gaya nga ng employment base. Merong mabilis actually. Kung yung EB2 o EB1, isearch mo yung EB2 visa, mas mabilis yun kumpara sa EB3. If wala doon, let me know, comment ka ulit. Sana nasagot ko yung tanong mo, pero yun yung pinakamabilis. Waray kwarta. Sa Salem, Massachusetts province, kung saan pinitay ang mga witches at dito rin nagsimula ang revolusyon ng US against Britain, kaya maraming tourist lalo na pag Halloween. Oh, may kaalaman tayo na naman bago from Waray Kwarta. Salamat Waray Kwarta. Never ako nakapunta ng Salem, whatever. So, sana makapunta ko ng Massachusetts kasi never pa ako nakapunta dyan. Kamusta yung weather dyan? How's the weather out there? What? Zarina, hola! Hola, amiga! Nanonood pa din ako lagi kahit walang question. Ewan ko lang kung tanda mo pa ako. Oo naman, Zarina. Tanda kita. Try mo kaya mag-mukbang, Kerry? Tinisip ko na rin yan. Marami nagsasuggest ng mukbang. Pero iniisip ko kasi, parang kung hindi ko maubos ang pagkain, parang manghihinayang lang ako. Siguro pwede rin naman. I-ref ko na lang. Tapos init-init na lang, di ba? Para hindi masayang. Anong klaseng mukbang ba? Okay lang naman siguro. Paano? Anong mukbang? Magbigay ka ng suggestion. Sige, try natin yan. Parang medyo naano lang ako. Pag naiisip ko kasi yung word na gluttony, tapos parang mukbang, di ba ang daming kakainin? Parang hindi ko masyado maisip. Pero sige, baka pwede ko i-try minsan. Give me suggestion anong klase mga pagkain. Zarina. Next is Hapes. Hapes? Kuya Vince, IA Tamaraw represent! Thank you so much, Hapes. Hapes. So, para sa mga hindi nakakaalam, IA is internal auditing, yun yung major ko nung college. FEU, Tamaraw! George Marino. Sir Vince, meron ka ba kakilala na dating seaman sa Pinas at gusto sumakay sa barko dito sa US? O ito na guys, mga seaman dyan. Kung meron ako mga viewers sa seaman, panoorin, basahin natin. Dati akong seaman sa Pinas at US merchant marine dito for 5 years. Willing to help sa processing ng documents at pati sa employment. Baka makatulong lang sa kapwa seaman. Dito lang ako sa Northwest suburb. Uy, taga Illinois ka din. So guys, kung meron man mga seaman dito na viewer, alam ko meron akong viewer na seaman eh. Ito na, para sa inyo. Or kung meron kayong mga kilala na seaman na gustong pumunta dito, andito si George Marino. Comment kayo or message nyo siguro siya. Message nyo ako as ako mag-reach out kay George Marino. Message nyo ako sa Instagram. Jenny Wonders, hello po Vince, watching from Israel. Oh yeah, natatanda ko to si Jenny. Hello sa mga taga-Israel. Grabe, merong viewer sa Israel eh. No? Nice, thank you. Rally, as dating Ginoo. Kuya Vince, in demand ba ang veterinarian sa US? This school year, I will be taking Doctor of Veterinary Medicine and gusto ko talaga dyan mag-work. Posible po kaya na makakuha ako ng visa, immigrant sponsorship, if ever na mag-apply ako as vet? Thank you. So, alam ko oo, kasi kapag doktor, alam ko in demand yun. Kasi dito, kung alam nyo lang guys, dito yung mga veterinary clinic. Para siyang clinic ng mga tao. Actually, ang lalaki. Meron nga mga animal hospital dito eh. Ang ganda. Marami ako nadadaanan na animal hospital dito. Ang bobongga. Meron mga ganun sa Pinas. So, hindi ko sure, Raleigh, Chas, dating Ginoo, if yung ano, kapag mag-apply ka ng visa, if it's EB1 or EB2, alam ko mas mabilis yun para makapunta ka dito sa Amerika. You may wanna check it out. Yun nga, EB1, EB2 visa. Kung pasok ka dun sa category na yun as a veterinarian, pwede yata. At kung papala rin, parang hindi mo na yata kailangan na sponsorship from the employer. Kasi kung EB1 ba, or EB2 basta yun, parang isa-isa dun, hindi na kailangan ng job offer. Pwede ka na mag-apply on your own. Check mo. Ryzen TV. Hi Sir Vincent Leonardo. Buong-buo. Medyo mabilis na yung time interval ng upload mo. Naka-excite lang pag may new upload ka. Uy, salamat naman. Ano? It's like every time you upload, my dream of going to America is getting closer. Yan talaga yung
pinaka goal ng channel na to is to help you guys kung meron kayong mga agam-agam. Kasi again, palagi sinasabi, been there. Nandito ako para to inspire you guys and para makita nyo rin yung journey, you know. Sana makakollab mo si Pambansang Koloboy. I say, grabe na kaya, idol yun, siyempre. Pang level na yun eh. I'm sure it will help your channel grow more and pareho kayong witty. Uy, salamat naman, witty pala ako! Mga ano natin, yung mga idolo. Ganyan. Sana, di ba? Magka-sports car din tayo, no? Killer! Merong may kakilala dito kay Pampansakolo. Uy, sana ma-share nyo to sa kanya. At who knows, baka matulungan niya tayo ang channel natin. Feeling, pero I don't know. Let's see the future. Darating din tayo dyan. Next is Francis Franz Franco. Nice idol. Kakatuwa yung tagalinis yung bumabalik sa sarili niyang duck. Yung ibang tagalinis ang bahay o kasambahay, minsan di na bumabalik. Oo nga, nagde-day off, pero di na bumabalik. Seriously, ganda ng house mo. Tama, kung ganyan man kaganda ng bahay mo, wapakils ako kahit malayo ang work. May kotse naman eh. Ask ko lang, idol, bakit nga pala talaga wala mang nga bako dyan? Unlike sa Pinas, lampas tawang height ng mga fences. Ingat po palagi kayo ni YB, sana magkabibi na kayo. So maraming salamat sa pag-comment, Francis Franz Franco. Ayun, totoo. Kung kahit malayo, I don't mind. Kaya nga may kotse, diba? Pero wag naman yung tipong ibang state yung trabaho. Parang pang-away naman. Dito, bilang nasanay naman ako sa traffic sa Pilipinas, 1 hour drive is nothing. Tsaka, naka-work from home naman ako eh. Till October, sure na yun. Eh, enjoy ko muna yung pag-work from home. Kasi pagbalik na ng office, malayo-layo yung drive na naman ito. Or malayo-layo yung commute. It is how it is. Tapos, about naman sa fences, daw dito. Parang safe naman din kasi dito. Hindi ko rin alam. Dito kasi meron nag-govern sa amin na HOA or yung Homeowners Association. So, yun nga. Merong mga approved lang na fence kung anong klaseng fence yung pwede naming ipatayo. First time actually, shoutout nga pala sa kapitbahay namin. Ano? Sorry pa sa segue lang. Hindi naman niya ako maintindihan kasi syempre ibang lahi siya. So, nakipagkilala siya sa daw yung kapitbahay namin next door. So, nag-bake sila ng cookies, tapos pinapamigay nila sa mga bagong neighbors. Dito sa street namin, apat pa lang kami nakatira. Akala ko tatlo, apat na pala, sabi niya. So, this week, nag-move na yung isa. Pero dito sa amin, bagong-bago na to street namin. And, tapos pinapag-usapan namin yung fence, ganyan. Sabi niya, around 6,000 to 8,000 daw yung dollars, ha. 6,000 to 8,000 yung coat ng fence. Kaya, kailangan pagandaan. Medyo may kamahalan. Fence lang eh, no? 6,000 to 8,000. Inaayos pa nila yung landscaping, tsaka yung mga, maglalagay pa sila ng puno at ng grass, ganyan, bago lagyan ng fence. Meron ng halaman sa harap namin. Hindi ko pa napapakita, baka sa next vlog bilang gabi na. At ito pala, segue ulit. Ewan ko, dito ang bilis nila magtrabaho yung mga construction. So, ewan ko, basta parang everyday meron mga may progress, in fairness ah. I mean, going back sa fence, hindi ko alam bakit ganun, bawal yung mga alambre-alambre, ganyan. Kasi village to, meron dito siguro yung mga kakaibang part ng ano. Dito, siguro merong mga kakaibang fence, pero sa amin, bawal yun. Dami sinabi, no? Ingat po kayo palagi ng wifey, sana magka-baby na kayo. Hindi pa siya priority, baka baog ako. Hindi ko alam. Next is Tiope Mark Luis. Hello po Kuya Vince, I'm a new subscriber. Uy, salamat. Welcome to my channel, Tiope Mark Luis. Pa-shoutout yun na pala. Pa-shoutout naman sa next vlog mo. Shoutout to Tiope! Tiope Mark Luis, thank you for subscribing. Currently, I'm a second year college student taking maritime course. Since then, gusto ko na talaga pumunta ng Amerika. American dream at tumira dyan kagaya mo. I have this goal na kapag nakapagtrabaho na ako after 3 to 5 years na makaipon ako, gusto kong pumunta dyan at mag-stable in good. Stay for good. Since na napanood ko yung video mo, lahat ng vlogs na about sa Amerika na pinost mo ay napanood ko and you give me this urge to fulfill and strive to reach my dream. I hope and I wish na sana matupad ko yun in the near future. Grabe, ang ganda ng mga sinabi mo, Tiope Mark Luis. Just like the others, marami kayo. Marami tayo na mayroong American dream, kaya nga ako nandito para sa inyo. Para sagutin tong mga katanungan. Pero ito, since wala ka namang tanong dito, pero maganda tong sinabi mo. Makakarating ka rin dito. Yun nga, tip, mag-work ka lang muna dyan. Kahit muna sa Pilipinas, enjoyin kung anong meron ngayon. At pag meron ka ng sapat na experience, pwede ka mag-apply. And then, yun, makakarating ka rin dito basta palagi ka lang motivated and palagi mo isipin yung ano yung goal mo. Diba yung goal mo is makarating dito. So, galingan mo lang dyan, makakarating ka rin dito. Bilang nasabi mong maritime ka, diba? Maritime
course, meron dito itong si George Marino, o di ba baka matulungan kanya, di ba? Maritime seaman 'yun, di ba? Anyway, correct me if I'm wrong. Pero malay mo, dito sa mga nagko-comment lang kayo, who knows, baka tayo-tayo rin magtutulungan, di ba? Next is Matt Alvarez. Hello Sir Vince, I'm a fine arts college student and also planning to work abroad soon. If ever may kakilala ka po or idea if it's possible to work as an artist abroad, specifically 3D artist, and is it enough na ba to pay bills? And by the way, I love your videos, very inspiring ever since nasa apartment ka ba. Nakakasala ka mag may taga-subaybay. Salamat Matt Alvarez. So yun, to answer your question, is it possible to work as an artist abroad? Specifically 3D artist? Oo naman, meron akong graphic artist na kakilala dito personally. Nandito siya, hindi ko na siya papangalanan syempre kasi hindi ko naman nabanggit na. O ibabanggit din kita, di ba? Pero yun, recently kabibili lang din niya ng bahay dito sa Illinois. Friend ko siya. I don't know kung nanonood siya ng vlogs ko, pero if you're watching, AC, pinangalanan. Graphic artist ka, di ba? So, ano ba yung message mo ako sa Instagram or may message na lang kita para mabigyan natin ng tip tong kaibigan natin at viewer na si Matt Alvarez. Ayun, alam ko nakabili yung friend ko ng bahay na mag-isa lang siya. O, diba? So, I guess malaki bigayan ng mga 3D artists dito or mga graphic artists. I don't know, pero siguro. Again, salamat Matt Alvarez sa pagsubaybay sa mga videos. Grabe, nasa apartment pa lang, nanonood ka na pala. Maraming salamat, appreciate it. Reggie Von Coral. Bro, nang dahil sa'yo, di pa rin ako nawawala ng pag-asa. American dream ako, bro. 30 years old na ako this year. Nung 23 years old ako, bala ko na mag-jump ship. Dati kasi akong seaman. Wait, o yan na. So, Reggie Von Coral, maraming salamat sa pag-comment. Tamang-tama. So, itong si George Marino. Feeling ko pwede kang matulungan. Ganito na lang, guys. If merong mga seaman dito, naging recruiter pala. I-email nyo siguro sa akin yung resume nyo. Nasa, ano naman, nasa description ng video kung paano nyo ako ma-reach out. Through email or yung nga sa Instagram. Hanapin nyo yung para, meron ako sa Instagram, email nyo ako. Send nyo yung resume nyo. Tapos isa-send ko dito kay George Marino kasi sabi niya matutulungan daw niya yung mga kapwa si Pinoy seaman. Seaman. Sorry. Iba. Pangit pakinggan. Matutulungan niya itong mga sumasampa sa barko. Yun na lang, mga seaman. George Marino. So, meron ako mga ipo-forward sa'yo. I-message mo sana ako sa Instagram or dito kung willing ka i-post yung email address mo. I-forward ko sa'yo yung mga resume. Wala ba? Baka naman. Merong pagmanahir. Baka merong referral fee. Joke lang. Yun. So, sana matulungan kayo ni George Marino, guys. At sana, in a way, natulungan ko kayo kasi nagagamit natin itong platform, itong channel ko para magtulungan. Next is Justin Niedrix. Thank you, Kuya Vince. Ganun pala yun. Akala ko pupunta ka ng agency tas sila hanap ng trabaho dun sa city na gusto mo. Ano ka, VIP? Hindi. Tutulungan, well, tama ka rin. Tutulungan ka nila maghanap ng work. Pero, syempre, sila yung ano headhunter, kumbaga, yung agency nga, manpower agency. Meron silang mga client, which is yung mga employer. So, kung nasaan situated yung employer na yun, for example, yun nga, Chicago, Illinois, or yun nga, California, dun ka mapupunta, syempre. Or kung saan kaya assign ng kumpanya na kung saan ka makukuha. Getting in? So yun. De Guzman reside. De Guzman reside. No, sa English, reside. Hello Kuya Vince, anong state ang walang snow? Or kung meron man, pero hindi madalas like once a year. Ay, or once every 3 years or more. Saan ba? California. Pero meron part ng California na nag-snow. Pero for the most part yata ng Cali, hindi nag-snow dun. Ang alam ko ah, correct me if I'm wrong, Texas, hindi rin yata nag-snow. Google na nga lang natin, ayaw ko bigay nung kung ano nung sagot. Florida rin yata, hindi nag-snow. Pero, tingnan natin kay Google. States that have no snow. The only three states without snow cover are Florida, Georgia, and South Carolina. So, yun. Ah, ito na rin, actually. Which US states have the best climate year-round? Yun na lang. California, specifically in LA, kasi mainit yata talaga doon. Hawaii, Texas, Georgia, Florida, South Carolina, Delaware, North Carolina. So, yun. Next is Gio Martin. Sorry guys, ang haba ng ano ng video na to. Marami kasi sa mga comment niya ngayon is dapat talaga sagutin. Gio Martin, Kuya Vince, tulong! Ha! I'm a US citizen and I just got here sa US and gusto ko na mag-work. And gusto ko gumawa ng sarili kong paraan para makahanap ng work dito sa LA without the help of my parents and bros. Unfortunately, nag-aaral pa ako ng college sa Pilipinas, pero online lang. Ang tanong,
is makaka-apply kaya ako ng trabaho kahit wala akong mapakitang TOR and diploma kahit ano Sir Vince na work papatusin ko? Yes, putol mo na. Oo, makakahanap ka ng work kahit wala kang TOR kasi merong maraming trabaho dito sa US, guys, na hindi naman kailangan college graduate. High school graduate, sapat na. For example, yung mga customer service associate, hindi call center ha. Pwede ng call center, pero dito kasi pag sinabing customer service associate, yun yung mga parang salesman sa, sa CVS, yung parang Mercury Drug nga dyan sa Pilipinas. Marami dito guys, mga McDonald's, sa mga super, iba't ibang supermarket like Joel Osco, yung mga dito sa amin ha, hindi ko alam sa iba state, pero ganun din naman yun. Hindi man required yung graduate ng college unless yung tatrabuhin mo is yun nga, accounting job, finance, kailangan nyo yung CPA. Pag nurse ka naman, kailangan registered nurse ka. So, dito, basta madami. Promise. Instacart, Grubhub, Uber Eats, yung mga nag-deliver ng food, or yung mga ride-sharing, dog walker. Guys, maraming trabaho dito na hindi kailangan ng diploma, ng bachelor's degree. So, to answer your question, Gio Martin, kahit anong work, maraming work, ikaw pa mamimili. Hirap din kasi umasa sa kapatid. Totoo. And alam ko na dapat tulungan ko din yung sarili ko sa situation na to. Thank you. So, tama. Diba? At least hindi ka umaasa. Maraming, namatay na pala yung ilaw sa likod. Anyway, nalobat na. Tapos, Gio Martin ulit. Grabe, Sir Vince, tagal kong di nakita mga kapatid ko. Inapasin ko, sobrang independent na talaga nila. Grabe pala, nagagawa ng Amerika. Totoo. Gusto ko din maging katulad nila, kaya gusto ko umangat sarili ko sa sarili kong paraan. Tama, maibang-iba talaga sa Pilipinas, I swear. Dito matututo ka talagang tumayo ng sarili mo. Kasi, tinatry ko talaga yung best ko i-explain, pero feeling ko talaga, iba talaga yung buhay talaga dito. And makaka-attest dito yung mga nandito na sa Amerika, sa mga viewers na nandito sa Amerika, diba? So, iba yung buhay dito kumpara sa Pilipinas. Dito matututo ka maging independent. So, sa Pilipinas, tutunan ko rin naman maging independent, pero iba talaga dito. Matututo ka talagang tumayo ng sarili mong paa. So, si R sumagot, "Hi, Kuya. Tanong ko lang po, since college student din ako na pupunta rin US, kakayanin ba mag-online class kahit na nasa US time ka na? Or nagpupuyat ka na lang ba ganun? Kasi pinag-iisipan ko kung worth it bang mag-enroll for next sem kung dyan din naman ako magsistay." Oo nga, no? Ah, tanong pala niya yun kay Gio Martin. Ito, sumagot na siya. "Sa case ko is mahirap, maybe because nag-a-adjust pa ako. Pag may online class ka, Philippine, tas andito ka sa US, bali pag umaga, tulog ka, tas madaling araw ay gising ka dahil Philippine pa din time zone mo. Medyo nakakalito lang sa oras. Sinet ko laptop ko ng Philippine time zone while my phone is on US time. Feel ko mag-enroll ka pa din ata." "Sa case ko kasi, ayoko maging pabigat sa parents, kaya gusto ko na mag-work while dyan sa Pilipinas." Magandang point. Actually, para kang yung mga call center agent na naka-night shift sa Pilipinas kasi sinusundan nila yung US time, di ba? So, okay lang yun. Kung kaya na iba, kaya mo rin. Yun na lang yung thinking. R. At Gio Martin, "Thank you. Good luck sa paghanap ng work while studying sa nakakayanin ko rin." Meron palang mga ganong sitwasyon eh, no? Ito naman, si R nag-comment ulit dito sa video natin. "Hi Kuya Vince, pwede po bang makingi ng tips and advice para sa mga taong kagaya ko na sobrang mahihiyain at wala pang practical experience pagdating sa work, adulting, etc. Especially ngayong pupunta na ako dyan sa US next year. Nakakatakot pa kasi na 20 years old na ako, second year college, wala pang work experience, hindi magaling makapag-socialize, lahat na. Tapos sasabak sa buhay Amerika. Nakakahiya itanong sa'yo ito, Kuya, pero kasi kukunti lang talagang natatanungan ko eh. Huwag kang mahiya, nandito ako para sumagot." So R, nagigets ko yung tanong mo kasi parang ganyan din ako. Born and raised sa Pilipinas tapos biglang nag-migrate dito sa Amerika. So grabe yung, kumbaga, culture shock, diba? Dati nanonood lang din naman ako ng mga vlogs sa Amerika, ganyan-ganyan. Until ako na yung naka-experience. Kung papanoorin mo nga yung mga previous vlogs ko, masusubaybayan mo talaga kung ano yung mga na-experience ko dito kasi sa lahat ng videos ko, sinishare ko yung mga na-experience ko on a daily basis. Mahirap siya kasi tayo naman mga Pinoy, syempre magaling naman tayo mag-English, kaya natin makapag-usap. Pero kung tayo is born and raised sa Pilipinas, wala sa atin yung tinatawag nilang accent. At naranasan ko yun maraming beses na minsan masasabihan ka na parang meron kang accent. Tapos, yun, syempre, anong magagawa ko? Kasi hindi naman ako born and raised dito. Pero minsan, meron din naman ako mga nakakausap na sabi nila, nagugulat sila na hindi ako dito born and raised. Na, sa Pilipinas nga ako galing kasi I sound like a native. Wow!
Ayaw ko kung tinatarot-tarot lang ako noon eh. No? Pero hati eh, merong nakakapuna na you don't sound like you're from here. Parang yun yung naririnig ko. Meron din namang nagsasabi na, I sound American. Wow, ganun. So, minsan hindi ko rin maisip. So, parang hindi ako confident. Minsan, bakit ganun? Minsan parang okay, minsan parang hindi. Yun ay yung sa communication. Mahirap talaga siya. Kung papansinin mo, are yung mga bata dito, yung mga batang laking Amerika, lahat sila bibo. Kaya nila makipag-usap sa mga tao. Unlike sa Pilipinas, may mga mangilang-ilang mga bata sa Pilipinas na mahihiyain. Hindi lahat, kasi meron ako mga pamangkin sa Pilipinas na bibo talaga. Meron din naman ako mga kilala na yung mga bata is mahihiyain. Pero dito, parang halos lahat ng bata kaya nila makipag-converse, hindi sila mahihiyain. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ganun? Siguro ano yun, upbringing, meaning yung kung paano tayo pinalaki sa household. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin masabi. Or, ito na lang tip ko sa'yo. Mahirap talaga siya kasi gaya natin, for example, yung magiging work mo, kunyari, sales. Kailangan sa sales talaga is maboka. Eh kung hindi ka maboka, paano ka mag-excel, diba? Ito ha, totoo to, real talk. Isipin mo, hindi lang yung ikaw na nakakaranas niyan. Isipin mo, andito rin ako, naranasan ko na siya before, at nararanasan ko siya ngayon. Isipin mo na lang, confident ka. Isipin mo, mas magaling ka dun sa taong kausap mo. Hindi ako nagbibiro, yun yung talagang palagi ko iniisip. Kasi kapag napangunahan ka ng hiya, kapag napangunahan ka ng, ay hindi, magaling to magsalita, hindi ako magaling mag-English, ganyan. Wala na, mapapangunahan ka ng takot mo. So, ito na yung best tip ko talaga. Paano makipagsalamuha? Isipin mo, the back of your head, na mas magaling ka dun sa kausap mo, Pilipino ka, marami tayong kayang gawin. Siguro hindi tayo ganun kagaling magsalita, pero yun nga, kapag inisip mo kasi na magaling ka, it will show. Magre-reflect talaga yun, I swear. Try mo minsan. Kapag nakipag-usap ka sa tao, di ba minsan mahiya ka, ganyan, kasi, ay shit, ganyan, English, ganyan. Pero hindi, maging yung boses mo, medyo lakasan mo na kote, kailangan authoritative. Kasi from there, magsiset ka na ng standard eh, sa kausap mo. In short, hindi, huwag ka magpalamon sa kausap mo, ganyan. May effect naman siya most of the time, and confident ako, e-effect din siya sa'yo. Kasi kapag nakita nila na hindi ka confident, baka isipin din ng mga tao na kausap mo na hindi ka truthful, di ba? So kailangan, kapag makipag-usap ka, straightforward, huwag nang paligoy-ligoy pa. Yun, isa rin palang tip kasi itong mga, yan nga, mga Amerikano, gusto nila straightforward. Ayaw nila ng paligoy-ligoy, isang tip din pala yun. Doon naman sa wala ka pang work experience, lahat tayo dumaan dyan na wala experience, kaya ka mag-a-apply. At kung nakuha ka na, apply ka lang na apply. Pag nakuha ka na, so yun, experience na yun. Galingan mo lang para tuloy-tuloy yung ano mo. Meron ka na experience, di ba? Yun yung mga tips ko sa'yo. Sana makatulong. Sa maliit na bagay lang yun. Pero kung iisipin mo, malaking maitutulong nun. Kasi ako, tamo, nung dumating rin naman ako dito, doon may experience ko sa Pilipinas, pero first time ko makikipag-work sa mga legit talaga ng mga nandito. Pero yun, naging kaibigan ko naman din halos lahat. So, galingan mo lang ipakikisama. Yun yung mga tips. Sana makatulong. Last comment for this video is Korea CB aka Korea Cross Blended. Entertaining and interesting content. Thank you for sharing. Thank you Korea CB aka Korea Cross Blended. Sorry, sobrang haba ng video na to, pero gusto ko kasi talaga sagutin lahat ng comments nyo. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pakikinig. Kung meron kang natutunan kahit konti dito sa video na to, sana mag-subscribe ka na. Click nyo na rin yung notification bell. At humihingi ako ng favor sa inyo guys to help this channel grow. Sana ma-share nyo to sa mga social media platforms. Like, yun nga, pa-share na lang sa Facebook para mas lumawak yung reach nitong channel. At yun nga, sana dumami rin yung subscribe. And dito sa mga palaging nagko-comment at palaging nag-view ng mga videos ko, nakasubaybay sa journey ko dito sa US, from the bottom of my heart, maraming salamat. Ayoko ng marami pang chika, bila ang dami ko ng hinanash. Maraming salamat again sa panonood, and follow me on my socials, flash on your screen, and I will see you on my next video. Bye-bye!